Hi! Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po ang lulutuin natin ay ang tinatawag na kinamatisang isda. Napakasimple lang po nito. Sa aming pong probinsya, ganito po ang niluluto namin pag kulang po kami sa mga ingredients. So ito po ang ating mga kakailanganin. Isda, kahit anong type ng isda po pwede nyo gawin dito. Ang gamit ko po rito ay ang tinatawag nilang sinfish. Kamatis. Meron din po tayong sibuyas, sile, patis, paminta, asin, bawang, meron po tayong luya, at optional lang po yung nilagay ko na spring onion. Kung wala po kayong spring onion, okay lang po. Umpisa na po natin pagluluto. Okay po, umpisa na natin. Kagaya na sinabi ko, napakasimple lang ng ating kinamatisang isda. Sa cooking pot, nagpapakulo na po ako ng tubig. So, lalagay na po natin lahat ng ating ingredients. Pwera lang ang isda. So, ang bawang, ang luya, kamatis, sile, optional lang po yung sile kung gusto nyo na maanghang ang inyong kinamatisang isda, sibuyas, ang patis, asin, at paminta. So, mangyari lang po, hintay natin siyang kumulo ng kumulo, mga 5 minuto. Pag kumulo na po siya, naluto na yung kamatis, tsaka po natin i-add yung ating isda. So, takpan po muna natin. Okay po, buksan na natin. So, pinakulo ko po yung ating mga baits sa boss ng mga 5 minuto. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating isda. Ilalagay na po natin yung ating spring onion. Kagaya po yung sinabi ko kanina, optional lang yung ating spring onion. Kung wala po kayong spring onion, okay lang. So again, pakukulo natin siya uli ng mga 5 minuto, tapos pwede na po natin siyang kainin. Takpan po uli natin. Okay po, ito na ang ating kinamatisang isda. Napakasarap po nito at napakadali pong lutuin, gawin. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!